ang nakaraan sa The Chewy Show. Ganito pa talaga karami like yung serving nung kapag may tausog celebration? Ganito talaga? Konti pa to. Konti pa to? Wala namang harang dyan na pagbabawa lang ako kung ganito ka. Para tong isang paraiso kung saan pagising mo, eh ang daming rosas na namumulaklak. This is my most favorite Maranao dish sa buong Metro Manila o maging sa buong Pilipinas, itong chicken rendang ni Tita Inta. Sa video na to, makikita mo, kinukuha yung bone marrow. Ito ang continuation ng ating Manila Filipino Halal Food Tour. Kakain tayo ng napakasarap na hot and spicy sa tea. I'm being honest, sa tea is my favorite Mindanao food of all time. Kakaibang tausog street food na may putok batok na tula ito. Gagawin mo, lalagay mo siya doon sa sabaw ng tiula. Hanggang sa dinudumog na pastil sa Maharlika Village na umuubos ng halos 100 kg ng pastil kada araw. Dito nagsimula, nagbebenta lang sila ng pastil sa backpack nila nung nag-aaral yung may-ari. Ready ka na ba? Tara! Panibagong araw, panibagong Filipino halal food. At dito, sa isang maliit na barangay sa Manggahan sa may Commonwealth, ay mag-almusal tayo ng isang kainan na nakapaloob sa maliit eskinita. Ito, ang Master Sati. Nagsimula bilang online delivery shop na nagbebenta ng sati. Alam niyo ba na ang sati ang pinakapaborito kong halal food at ang owner nito ay mula pa sa Tawi-Tawi. Pero, ano nga bang sati? Ito ay isang spicy saucy barbecue dish na may kapartner na tamu. Or kanin na linuto sa palm leaves. Tinatawag din itong fisherman food at paboritong almusal ng mga taosog. Okay, hindi mo akalain sa loob ng eskinita ng Commonwealth Quezon City ay merong isang masarap na satihan. I'm being honest, sati is my favorite Mindanao food of all time. Ang sauce ay gawa sa iba't ibang spices tulad ng turmeric, curry powder, luya, sibuyas, asukal, at meron din itong pampalapot at aswete na pampakulay. On the other hand naman, para sa karne, ay may sariling marinate ang masters na pinapayad sa kanilang chicken, beef, at liver. Ina-assemble ito at lalagyan ng napaka-init na sweet and spicy sati sauce ang mga barbecue at tamu. At heto na ang sati ni Master. At tignan natin kung kaparehas nga ba nito yung lasa no sa Sambuanga o kaya Tawi-Tawi. Anyway, visually, anong pagkakaiba niya? Napansin ko, boneless yung manok nila dito, malalaking squares, and then yung tamu nila, rectangle siya, hindi cubes. Pero makikita mo pa rin yung vibrant orange na sati sauce. Cheers, pare! Para akong naamoy ko yung satihan ng Jimmy's. The sweet style curry flavor, ma-pepper siya, and then parang gravy-like texture na medyo sticky na rin. Nakakatuwa dito, parang siyang merong organic glow na kumikintab at lumiliwanag siya dahil sa orange color niya. And then punta tayo ng karne. Ang pinaka-importanting karne dyan ay manok, atay, tsaka baka. Punta muna tayo ng baka nila. Lagyan ko ng sauce pa. Kuha tayo ng tamu. Cheers! Baka niya, kahit maliit na square lang, sobrang fatty, parang kalasa niya yung steak. Though yung tamu natin, I mean, it's not as sticky and fragrant nung sa Sambuanga and Taosog, pero, I mean, yung pinakapanalo dun is yung sauce na bumabalot sa kanin. Next natin, favorite ko rin to, yung atay. You have the creamy liver texture na parang natutunong sa bibig mo. Ang sarap! Sa main event, ito yung malalaking boneless chicken nila. Alam mo, para lang ding sa Tawi-Tawi. Pag medyo nabitin ka ng sauce, pwede mo lagyan ng extra sati sauce. No, that nice. Mismong chicken nila, yung marination, masarap na rin. From the classic Filipino sweet style smoky barbecue. Hindi manok natin, sobrang laki, sobrang lambot, sobrang juicy. Ano pare, nakakatuwa lang din eh. Kasi sati, it's just like Filipino food. At the same time, it's not Filipino food. It's like a Malay-Indonesian influence. Pero nagawa ng mga kapatid natin taosog na magkaroon tayo ng sariling version. Kung baga, pwede ka huwag ka na magkape kung gusto mo magising. At minom ka ng isang baso ng sati sauce, panigurado magigising ka. And this is one of the best flavorful dish pwede mo makain sa buong Pilipinas. And to be honest, ha, Master Sati, you did a great job. I mean, sobrang 100% identical ng mga nakain ko sa Sambo.
Tayong mga Pinoy, inapakamalikhain talaga. At akalain mo, ay meron din palang mga pagkaing Muslim na may modern twist pero authentic pa rin. Nandito tayo ngayon sa Tomas Maroto, dito sa Pam Grill. Okay, nandito tayo sa QC. This is like amazing Zambasulta food. Kasama ko si Migs, ang owner. Kasama ko ay si Miggy Moreno, one of the co-owners at ipinanganak sa Holosolu. At sinimulan nila ang kainan na ito noong 2017 pa para i-represent ang flavors ng hindi lang Sulu, pero buong Zambasulta. Kasi gusto namin i-champion basically yung Zambasulta cuisine. We thought of modernizing the authentic way of cooking and preparing the pagkain, yung mga pagkain. Sad to say, before, the media has always portrayed that area negatively. So sabi ko, I want to change that perspective, introduce it to the metro. At simula pa noong 2017, ay naging matagumpay ang Pam Grill para ibahagi ang mga pagkain halal sa Greater Manila. At ngayon, hindi lang mga taga Zambasulta ang parokyano nila, pero maging mga taga Maynila. Kung i-describe mo ang Mindanao food overall, how do you describe it? So, truly Filipino. Bakit truly Filipino? Kasi ito mga pagkain nito ay pre-colonial. So, kumbaga, meron na ito before pa tayo nasakop yung mga Espanyol. Meron ang Sultan ito, Sulu. So, gawain na nila ito, yung pagsusunog ng niyog, paggagawa ng pamapa. That's a process and process and method na ginagamit nila dahil dati wala namang refrigerator to lengthen food. Baga, truly Filipino siya kasi talagang sariling ate. Enough with the history and let's eat some amazing Zambasulta food. In order ko ang kanilang iba't ibang specialty, katulad ng kanilang tiyula itum. Ang tiyula itum ay para tong tinola ng mga tausog. Pero pagkakaiba ay ginagamitan to ng pamapa or burnt coconut. At medyo kakaiba ang tiyula itom na to dahil merong bone marrow na ginagamit at higit sa lahat ay piniflame ito. Okay, so ito sir, ito yung medyo kakaibang tiyula itom nyo. Actually, sabi mo nga kanina, the way na kinook nyo to, authentic pa rin. Authentic pa rin dahil yung ginagamit namin ingredients na gagaling ng Sulu. Makikita mo, kinukuha yung bone marrow. So makikita mo, Paps, alam mo, never ko na-imagine sa buhay ko na ang tiyula itom ay magkakaroon ng flaming hot na bone marrow. Look at that. Ang maganda doon, na-torch na siya. So, medyo toasted na siya. Gagawin mo, lalagay mo siya doon sa sabaw ng tiyula. Ibabad mo siya at talagay mo ng sauce. Wow. Oh, parang yung taba nun eh. Butter na sa bibig na. Bigdang diretso sa puso ko. Pero sa puso ko, parang bumabalik ulit ng tawi-tawi Sulu. I mean, you have the rich, dark, like burnt coconut flavor galing doon sa tiyula ito. May konting oiliness eh, pero parang in a good way na. Di ko masabi kung saan nanggagaling yung extra beef flavor na baka nanggagaling doon sa bone marrow natin. This is nice. I mean, hindi siya gaano spicy, pero may konting smoky flavor din siya. Ang gusto ko tikman is yung karne natin. Sobrang lambot. Di mo na kailangan ganong maya. Meron na itong beef piyasa. So, may beef liver tsaka beef meat. First time kong kakain ito. Visually, para lang din siyang chicken pianggang. Medyo dark greenish siya. Ito parang may mas stronger yung coconut flavor niya. Parang medyo milky siya. Alam mo, ihambing mo siya para siyang taosog na Bicol Express. Parang ganun. Medyo naku-curious ako dito sa bubuk rice. Actually, yung bubuk sa tawi-tawi, nilalagyan nila yung parang pang-topping siya ng kanin. Dito nakahalo na. Gusto ko sabihin ng bela chan chicken. Ito naman medyo Indonesian inspired na siya. Tapos lagyan natin ng shrimp paste. Ang sarap ng shrimp paste na yun. I mean, more on na sa garlic and sweet side siya. Yung nagbibigay ng enhance ng flavor ng parang grilled chicken natin. Parang ito yung fried rice na kahit wala ng ulam, wala ganong karne, walang sahog, malasa. Hindi kompleto ang isang tausog piece o Zambasulta piece kung walang kanilang chicken pianggang. Another special is their chicken pianggang na nililuto rin gamit ang pamapa. Meron din yung coconut milk, tapos yung manok. At alam nyo ba, ng pamapa nila ay traditionally and precisely made pa talaga. Ang pianggang parang may dalawang klase. Isa medyo black, ito naman dark green siya. I think that's one of the most flavorful pianggang tikmong ko. Kasi yung pagka-burn coconut niya lasang lasa mo. Pero may konting milk element pa rin siya. May konting sweetness pa rin siya. Kasi minsan yung pianggang, sa sobrang pagkasunog, di mo na gano'n lasahan yung parang creamy element, yung milk element niya. Pero ito, lasang lasa mo pa rin. And then yung manok natin is perfectly charred. Medyo crispy pa yung balat niya and sobrang lambot at juicy sa loob. It's like a game-changing chicken pianggang.
Usually, nakikita mo ngayon sa TikTok, sa Facebook, mga siomay sa kanto, parisan sa kanto, iba't ibang modern style street food. Pero it's time, it's 2023, and it's time to taste our own food. Sariling pagkain natin na marahil bago sa panlasa nyo, bago sa pandinig ninyo, pero kung tutuusin, pagkaing Pilipino. Pero this is like a challenge to all of you guys na nanonood na subukan natin yung sariling atin. To end our food trip, ito yung paborito kong dessert sa Zamboanga. Yung mga taga Zamboanga na nanonood, kamusta kayo? Miss ko na kayo. Pero ako muna kakain ng Knicker Ice Treat. Dahil bawal tawagin tong Knicker Ice Treat na lang. Anyway! Mula sa QC ay bumiyahe na kami sa Taguig, sa lugar kung saan may pinakamalaking residential area para sa ating mga kapatid na Muslim. Ito ang tinatawag na Maharlika Village. Mula sa mga pangalan ng streets, mga tao at mga pagkain ay para ka talagang nilipat sa Mindanao. At habang naglalakad ay nakakwentuhan ko si Bong na isang residente dito. Bong pare, assalamu alaikum. Paps, nandito tayo sa Maharlika Village. Ito yung parang isa sa pinakamalaking Muslim community dito sa Metro Manila. Ikaw, dito ka na lumaki, tama ba? Oo, dito na ako kinanganak. Dati kasi yung parang yung... Dati kinakakabili ko na... Okay, pagka sinabing Maharlika, hindi mo taxi, ayaw pumasok, ayaw... Ganun ba? Ayaw pa, basta yung taxi ka... Mas makakatakot pa sa tundo. Maharlika Village ay nabuo noong 1974 at naging subdivision para sa mga Filipino Muslims. Pero sa mga nakalipas sa panahon, ay nagkaroon ito ng hindi magandang tunog sa iba dahil naging pugad daw ito ng ilan sa mga kriminal dati. Tingin mo ba ngayon 2023, kamusta ang Maharlika Village? Dahil sa pabumuno na rin ng kapitan, ihari pang handa mong gumanda. Gumandang kunin dito lahat ng mga, wala na yung mga dating magulo. Dati kasi dito, pro ng pulsapan. Kila na lang yabarit sa may mga ganun. Totoo talaga rin. Totoo yun. Dating ganun. Kaya dahil sa pagsisigap ng kapitan namin, kaya totoo na rin siguro. Napakipagtulungan ng mga tao. Ngayon, puro CCTV niya. Meron na rin. Kung mo mawala, maiiwan sa tricycle, mahanap at mahanap. Ngayon tao, present day, safe na. Ibang-iba na ang Maharlika ngayon. Buhay na buhay ang gabi at yung mga kabataan nasa labas lang para mag-food trip. Alam mo no, feel ko tuloy na sa Mindanao ngayon pero kung tutuusin, nandito tayo sa siyudad ng Taguig. This is wild. I mean, I'm a fan of halal food. I'm a fan of Muslim culture pero di ko akalain na sa siyudad ng Taguig meron ditong isang napakalaking Muslim community. Kung merong tourist spot at must eat dito sa Maharlika, ang susunod na food trip natin ang best puntahan. Ito ang Hamid's Pastil. Nagsimula ito sa mag-asawang Maranao na nagbebenta ng pastil noong kolehiyo sila. At mga ilang taon pa lang sila sa business, ay pumutok na agad ang kanilang negosyo at naging isang food icon na dito sa Taguig. At ipinangalan nilang kanilang kainan sa kanilang anak na si Hamid. Ito na, yung ating 15 pesos pastil. Alam niyo ba, nakakaubos sila ng 100 kg ng pastil araw-araw. At ganito kalaki at gabundok talaga sila magluto. Nagsisimula ang pagluto ng pastil sa pag-isa ng bawang, sibuyas, sili at shredded chicken. Ulitin lang yung proseso hanggang mapuno yung malaking kawa. Lalagyan ng toyo at hihintayin maluto. Patuloy na hahalu-haluin hanggang madehydrate ang tubig at toyo. At tuloy-tuloy ang pagluluto sa napaka-init na apoy. Hihintayin makulo, hihintayin maluto. And this pastil starts at 15 pesos with one rice and a good amount of pastil. So basically, ito yung pinaka-fundamental sila, kanin, sa mismong pastil. So, tikman muna natin to. Okay. Wow. It's on the saltier side, pero sobrang malinamnam. And then texture niya, alam mo parang kumakain ng tapa flakes eh. Pero this is chicken, though. There's like garlic, and parang siyang adobo style, but nice. 15 pesos, not bad. I mean, 15 pesos, maraming kanin. Marami ring pinaka-like yung flakes natin. Pansin ko no, ang lakas ng kabataan ng pastil nila. Kasi paano ba naman, 15 pesos lang, meron ka ng isang meal. Pero if may extra cash ka, pwede mong i-try ang kanilang mga combo meals. Which is merong fried chicken at iba't ibang silog meals. At umorder din ako ng kanilang Hamid's Chicken Sisig na halos sold out daw araw-araw. Isa pang bestseller nila, ito yung chicken sisig. So nakaka-50 kg daw sila araw-araw. Karne nung manok nila. Hindi yung maliliit na butil-butil. Parang mga cubes ng chicken. And then yung mayonnaise nandun. Yung green chilies nandun. Yung sibuyas nandun. And then isa pa nagpapalasa dito.
is yung sizzling na nanuot na margarine doon sa mismong manok natin. Marami rin silang iba't ibang combo katulad nito. Pwede mo paglaruan, marami kang pwede pagpilian. Kaya naman sobrang dami ring estudyante ngayon dito. So makita mo, meron tayo dito ng condiment. So may toyo tayo dito. Siguro lagyan natin ng konti. Kuha ko dito ng pastil. Kuha ko dito ng tapa. Then kuha ko dito ng itlog. Nasarap yung tapa. So on the sweeter side, kinda chewy. So parang nagkaramel na yung, hindi ko alam kung maraming asukal yun. Sarap ha. Bagay yung pastil tsaka yung tapa nila. Tignan mo to. Meron kang dalawang pastil rice. Meron ka ditong fried freaking chicken. Medyo malaki siya. Perfectly crisp, malambot, juicy. And then, parang siyang may marination sa labas sa loob. May estudyante ka, after class, kain kayo, and then uwi agad. Pag-usapan nyo yung mga assignment nyo kanina, pag-usapan mo yung kaklase mong hindi nyo trip. Dito yung magkikwento yun habang kumakain ng 15 pesos na pastil. At the same time, hindi lang estudyante, mga manggagawa after work, pag medyo paggabi na, bago matulog, kakain muna ng masarap na pastil dito sa amin. Dito nagsimula, nagbebenta lang sila ng pastil sa backpack nila nung nag-aaral yung may-ari. And then ngayon, meron silang full-fledged restaurant at laro-araw siya, gabi-gabi, tinatao dito sa Maharlika Village, Taguig. This is like the legendary food spot, kahit 4 years pa lang sila, legendary food spot na sila dito sa Maharlika. Which way do I follow? Dito na nagtatapos ang ating isang malupitang Filipino Halal Food Tour sa Metro Manila. Sana pinanood niyo ito ng malawak ang kaisipan at ang pag-unawa. Sana mabigyan konsiderasyon niyo sa mga susunod na food trip niyo. Ang titikman niyo naman ay mga Filipino Halal Food. Dahil ang halal ay hindi lang para sa pagkain, kundi a way of life din. At bukod sa mga pagkain masasarap na tikman natin, ang mas na-enjoy ko ay yung mga kwentuhan sa mga tao sa likod nito na masisiyahin, makukulay, at sobrang-sobrang mang-welcome ng tao. Dito nagtatapos ang ating isang amazing Manila Halal Street Food Tour. Sana natuwa kayo doon, sana natakam kayo doon, at sana kahit papaano, medyo nakiliti ko kayo na subukan yung sariling atin. Sabi ko nga this video is sana kahit papaano medyo na-encourage kayong subukan yung mga halal food. We have to support each other. Let's break the stigma. Let's break the discrimination. Ang madaling step para gawin lahat yun ay tumikim ng pagkaing halal. Pare, maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, nagsasabing stay safe, good night, and goodbye. Daming halal food nun. Bang! Bagay yung pastin tsaka asukal nila. Eh, asukal nila. Gravy-like texture na mapepe. Mapepe, ano? Uy, okay ba yun? Umusok pa? Tara. Tara? Okay na? Sige, nag-tara. Tara!